Monday. Yan, live na. Ayan. Magandang umaga. Ay, magandang gabi. Hello. Nakasama kami. Yan. Kasama po kami. Naririnig kami. Ay, naririnig nyo ba kami? Naririnig nyo ba kami? Kasi kung naririnig nyo kami, good. Hindi nyo kami naririnig, but. Ayan, mag-comment kayo. Hanapin mo yung link. Sige, tayo muna natin na. Hindi ba top fan ka? Sa pilitan mo. Wala ko alam niyo kung wala akong choice. Wala rin akong choice ko. Ay, oh. Top fan. Nag-iisang top fan ka ta. Mamaya mo na i-screen siya. Tingnan mo kung may nagko-comment. Baka mamaya wala nakakarin sa akin. Ayan, yeah. One viewer. Ikaw. One viewer, ikaw. Ayan, naririnig tayo. Ayan, naririnig tayo, yeah. Manila. Yun, yun. Hindi naman ang first time. Eh, mas importante yung information. Importante ba yun? Pwede sana hindi ko na lang ito ginawa. Pagpalitin natin at pagpalitin. Pwede sana hindi na lang natin ginawa. I-mute mo yan para hindi tayo. Magandang gabi. Nandito tayo sa episode 12 ng DMM na daldalang may patutunan. And dahil magkakasama kami ngayon, Di pa naman mo muna bakit tayo magkakasama. Kasi baka nagtataka sir. Kasi hala nila sinadya talaga natin yung sama-sama. Hindi kasi may pa-interview kanina si Mayora. Then interview ko kami kanina ng mga Ateneo graduate students. Ayan, salamat. Alam ko mga nanonood sila nito. Salamat. Salamat sa pag-interview. May paper sila. Tapos kailangan nila ng feedback ng mga freelancers. So kami ang kinuha nila. Take note, digit, charot! Kailangan lang nila ng feedback ng mga freelancers. Kaya, yun, kinuha nila. So, episode 12 na tayo. Oh my God! Episode 12. So, bahala. Dahil magkakasama kami ngayon, so nag-prepare kami na. Slides! Ma-attento. As a special event. Ito. Yeah. Tsaka kaya namin mag-slides kasi isa lang yung camera. Pagkatlo na kami, wala na akong slide. Walang papayag na hindi makita. Actually, malaking pagpapaubaya po ito. Na mas malaki yung slide kaysa sa mga mukha namin. Ayan, so, sige, anong ating topic tonight? Ang topic kasi natin ngayon is about paid courses. Alam naman natin, usong-uso yung paid courses na yan. Pero, dahil sinasabi naman namin na hindi naman namin dinedevalue ang paid courses. Hindi. Okay. So, ang pag-uusapan natin ngayon is kailan siya magiging worth it? Ano ba ang kailangan mong tingnan? Ano ang kailangan mong i-consider? Ano ang kailangan mong layuan? Kasi dapat, no, kasi pera natin yung pinag-uusapan eh. Pag naglabas ka LP courses, hindi siya mura. I mean, magkano yung nakikita yung average cost ng paid courses? May mga 2,000 one time. Pero yung 2,000, parang walang ano, sabihin, Photoshop course, tapos wala namang online. No, meron ako, hindi ko inattendan, pero may nag-leak nung Photoshop course, tapos hindi niya alam mag-resize ng canvas. So, paano mo paniniwalaan yun, di ba? Tapos yung image. So, tulad na sinabi ni Nizza, hindi namin dinidevalue ang paid courses. Sinasabi lang namin yung thoughts namin para pag namili kayo at saka nagbayad kayo, hindi sayang yung pera niyo. Mm-hmm. Para mas maging conscious kayo sa pagpili. Hindi lang porket lagi niyo siyang nakikita sa feed or hindi lang dahil porket ang dami niyang reviews or dahil naka-sale siya, is bigla na kayong Kasi may issue, nakarinig na kayo ng horror stories eh. Ito, ng horror stories. So, ay, kayo, nag-victima kayo niyan, di ba? Hindi naman siya active course, pero parang event. Ay, ito, hindi na ba lang kami ba? Ano ko yung audience. Sabi niya, ayoko na write. Ayoko na sa'yo. Kasi ayoko na writing, kaya hindi ako masyadong. Pero ano yung mga horror stories na narinig nyo about ako din sa training, online? Eh. Para lang alam nila na hindi tayo gumagawa-gawa lang natin. Actually, so, ano yung mga na meron kayo? Sa training namin ngayon,
Maya-maya baka manood siya. Yung ano, yung biktima. Ah, okay. Kala ko yung kinabahan ako. Ano lumapit sa akin. So, yan, yan, baka mami, magpapapulis tayo. Biglang na rin. Gano'n mo tayo na pangalan. Ayan, so yung mga nagtitraining, meron akong mga trainees ngayon na nag-paid course sila. Tapos pag napag-uusapan yung paid course, natatawa na lang sila. Kasi parang sila, may isa nagsabi sa akin, parang yung simple na kwentuhan namin and parang mas marami pa silang natutunan kaysa dun sa lahat ng binayad nila sa paid course. So kasi usually daw sa kanila, bibigyan sila ng video. Tapos aaralin nila. Aaralin nila sa time nila, sa na convenient sa kanila. Eh alam naman natin pag ganun, mag-procrastinate ka, diba? Yes. So, syempre, alam na, alam. Ba't pag-aaralan ko na ngayon? Pwede naman ko kasi, ginagawa ako eh. Ayun. So, unless yung pagtutok kasi, parang, wala kang choice, magpag-aaralan na siya. Ay, pinitan ka makinig. Ikaw, horror stories. Kasi ako wala pa eh, kasi bago pa lang ako sa online. Pero, I mean, ikaw, anong mga horror stories? Pinakamatingin eh. Para lang maniwala sila na yung time. Hindi lang tayo nag-iniba. More than three, parang, former students na yung lumapit sa amin, sa akin, yung iba, parang binugaw sa akin ni Nisa, no? Ang lakas o ano? Ano siya bugaw, but sana ko maganda siya, yeah! Tsaka puro mga bilat naman yun, so okay na lang. Hindi nga babae. Ay, hindi nga lalaki, yung mga babae. Hello! Ayun. So, before sila napunta sa group, nakapag-purchase sila ng mga paid. And hindi pa rin nila ma-achieve yung gusto nilang, parang may hinahanap sila, na kulang pa rin. No, kasi nga, ang sinasabi naman kasi namin, meron tayong kanya-kanyang learning methods. No, may way of learning tayo. Learning language. Best for us. Learning language. Para daw language. So, merong mga tao na madaling matutunan pag may visuals, may madaling matuto pag naririnig, may madaling matuto pag binabasa, and may madaling matuto pag ginagawa. Ginagawa. Ayun. So isa yun sa kailangan nyo i-consider. Kasi nga, anong klaseng learner ka? Mamaya, ano ka pala yung... Ano ka pala, visual learner ka? O kaya auditory learner ka? So i-consider mo yun kung paano ginawa yung course. At kung paano siya i-deliver. And primarily, dapat kinoconsider yon ng trainer. Sa pag-usapan natin mamaya yan. Yun din yung sinasabi natin. Kasi yung ibang trainers... Hindi naman talaga trainer. At saka hindi sila nagbibigay ng kunwari ng warning na or outline. Kasi kung outline, makikita mo na kung para sa visual siya, para sa auditor. Sa pang-tenga. So, listening. Tsaka yung parang sa Udemy, pag may courses kasi meron siyang prerequisite knowledge. Dapat may ganun eh. Kasi lalo na yung start from scratch. Lalo na yung nauso na dropshipping. Hindi yung marami kasing groups eh. So wala akong pinapatamaan. Pero yung nausong dropshipping kasi tumatanggap sila ng goodies basta may pambayad. Eh, hindi mo makukuha yun ng walang experience eh. Kapag kasi nag-course ka nang wala kang kahit alam na basic, magiging jargon lahat. So, instead na makuha mo yung information, ma-absorb mo, andun yung utak mo na parang nagtataka dun sa mga words. Ano yung sinabi niya? Hindi mo makahabol. Kasi wala kang prerequisite knowledge eh. No? So, importante yan. Babanggitin natin yung lahat mamaya. Tapos wag yung pansinin kung may mga tumadaan, yung mga wag yung pansinin. Hindi, baka dumaan kasi dito. Wag yung pansinin. Isipin nyo lang, isa siyang alimuho. So sige, ito pa isang disclaimer, no? Yung karamihan ng information na ipepresent namin sa inyo is galing sa akin mostly. Ako yung nag-lead. Bakit? Experience-wise, baka lang may kumwestiyon at kumontra. Password. Andiyan lang yan. Makita mo kanina. Oh, yan. Habang naghahanap sila, sabi ko nga, karamihan ng content sa slide na to is because of my experience. No? I have been in the learning and development industry for 20 years.
both classroom and corporate. So nagtuturo ako, gumagawa ako ng course, at nagtitrain ako ng trainers. So karamihan ng knowledge dito ay galing sa akin. Habang, baka naupo ang ko. Hindi naman. Sorry guys. Nawawala yung pa-password. Nawawala yung pa-password email. So habang hinahanap nila, text na lang kaya yung may ari. Yung password ka, nawawala yun. Ay, akin na ba kanina? So yun. So in any case, itutuloy na namin. Ito kaya muna. Kasuhin mo muna. Excuse me, kami muna ni Nizza habang naghahanapan sila. So tuloy-umpisahan natin. So again ha, 20 years of experience siya, no? So, kung may question, pwede nang magtanong, pero just in case lang na magtanong kayo kung sino ang nagpromotor, ako po. Okay? So, yun. Sige, simulan hindi natin. Hindi ko maalala kung bakit ito. Hindi, ikaw nagsuggest na ito eh. So, yung first slide natin, ang sinasabi namin is, yun nga, yung culture natin ngayon, no, naging solo ko na lang siya, no? Dahil lahat sila naghahanapan. So, yun nga. So, it's a culture of learning ngayon. Pag sinabi natin culture of learning, yun nga, information is easily accessed by anyone, anywhere, and anytime. So, dahil napaka-prevalent ng information, kahit sino, pwede na. And, ayan, sali na si Nizza. Hi! Eh, nahanap na nila yung hinahanap. And yon, dahil nga, kahit anong information, pwede nang makita sa internet, kasalanan na hindi mo alam ang isang bagay. Kasi, ang daling hanapin eh, Google. Mm-hmm. Actually, studies show that people use their phone 60% of the time to access the internet. Hindi na pumupunta sa laptop. Ganon kadali. So, walang rason. Okay? Walang rason para hindi yatanda nakita. But in any case, hindi rason na hindi nyo malaman ang isang bagay. Sige. Babalik tayo kay B-Live. No? Kung nakikita nyo lang kaming tatlo ngayon dito, matatawa kayo sa amin. Kasi para kayong mga ano, para kaming mga gumagapang na ewan. Hindi kita yung slide. Hindi kita yung slide. Papakita muna namin yung slide. No? Ginagawa namin ang para. So sabi nga namin, yun nga, culture of learning muna. I mean, alam ni Ray na to kasi naging trainee ko siya. Importante na alam ninyo yung bagay. Kasi nahanap siya yun sa internet eh. Hindi mo na kailangan katulad dati pag nag-research. Oo. Philippine National Library. Kapan library. Punta ka pa saan-saan. Kailangan marunong kumamit na card catalog. Oo. Hindi katulad ngayon na everything is on the net. Madaling hanapin. Walang rason para hindi mo siya makita. Pero okay ha, sasabihin namin ulit. Pero ulit, sasabihin namin ulit. Yan na si Nizza. Tumakan ka na lang kasi kumagapang ka pa. Ang dapat may makaano. 3 seconds bago kumakain. But as always, sabi nga namin, tatlong bagay, it's always up to you. Una, kung paano mo hahanapin yung information. Kailangan hanapin mo yung info. Kaya lang hindi yan, baka hindi makita. Okay. Ito na lang sa comments namin. Yan na lang gagamitin natin. Hindi, ito ang nakukunik. Hindi pa yung nakukunik. Ito ba? Nalilito na ba kayo? Pasensya na ha? Kasi ginagawa talaga namin. Diyan na lang yung comments. Ginagawa kasi namin. Patay, hindi na. Pasensya na po. Ginagawa na lang namin ng best way. Huwag ganun, maraming bilat. So, ang una is yung paghanap ng information depende sa inyo. Tapos second, scrutinize yung information at kung sino yung nagbibigay ng information. Aside from sino, ano yung online footprint nila? Kasi pwedeng sino siya, alam niyang pamukhang expert yung sarili niya pero wala naman pala talaga siyang naibang bakas. Meron kasi magaling magsalita eh. Pero iba kasi yung magaling magsalita sa magte-train. Yung training and presentation are two different sciences. Hindi siya dahil magaling ka lang magsalita pwede ka lang mag-train. It's a different science in itself, no? So yung pag-scrutinize natin ng info kasama pati yung nagbibigay ng info. I think you'll agree with me, no? Huwag kayong naniniwala sa yung sa marketing.
Actually, meron siya, kasing, meron di ba mga sunod. Di ba magkakatabi na tayo? Sa sasakawin pa rin tayo. May mga course na ano. Pero may pagkakatabi tabi naman. Natakpo mo yung bigay ko kasi. May mga paid courses kasi ngayon na naiisipin mo, bakit ganun? Bakit ang dami niyang time sa marketing? Siya, dahil nga, ay, nasa iba na naman siya. New Hampshire na siya. Ay, boss. Ayun. So, iisipin mo, ba't ang dami niyang time for marketing? Kasi 10% of his time nakabigay doon sa content. Tapos yung 90% sa marketing. So, para pumunta yung mga tao sa kanya. So, syempre, as isip, hanapin natin yung mga mataas yung percent sa content. Dahil yun yung importante sa atin. Tsaka, remember, we are training for skill. Hindi ka pwedeng mag-train ng skill kung ikaw mismo hindi mo ginagawa yung skill. Mm-hmm. So, kung yung trainer mo tumigil na sa pagtatrabaho, tapos on full-time na siyang trainer, I question that. Oo, kasi, paano ka magtuturo? Kasi ikaw hinintuunin. Meron ako i-share dyan. Kasi diba, naging trainer ako dati ng transaction coordination at saka GBA. Alam ko ang trabaho ng transaction coordinator by heart. Alam ko yan. Alam kong gawin niya kaya nakapikit ako. Alam ko mag-GBA. Pero as a trainer, nahirapan talaga ako na gusto kong lumapit dun sa'yo kasi gusto kong matutunan kung paano maging trainer. Kahit alam mo, yung ite-train mo, alam mong gawin, iba ang challenge ng pagtuturo. Kasi hindi lang yung pagbubunga mo sa harap ng trainees mo yung gagawin mo eh. Kailangan, bilang isang trainer, alam mo kung paano mo i-relay yung tinitrain mo in a way na maa-absorb nila. So, hindi lang yung expertise mo yung kailangan mo i-consider as a trainer. Yun ding magiging audience mo, yung magiging listeners mo, kung paano nila i-absorb. Being a trainer kasi it's not all about you. Kaya nagpwede na ako eh na mag-train. Tutusin, okay na ako doon, hayain na ako. Train lang, kaya ganyan. But being a trainer, it's not all about you. It's 10% about you. Or 5% pa lang about you. 95% it's about the students. Correct. Ayan, sisingit ko. Kasi nga, sige na. Basta ako. Kasi ayun na nga. So kung hindi na niya pinapractice kasi yun, kunwari, trainer ka last month. Kahit last month lang yan. O yung iba pa nga, ilang years na eh. So kung trainer ka last month, tapos nagtuturo ka ngayon, yung next several months mo, parang na-outdate na ng na-outdate. Mm-hmm. Naluluma na ng naluluma. Every day. Yung mm-hmm. ano mo, yung info mo. Kasi kapag nagtitraining ka, ang importante na ma-relay mo rin yung everyday experience. Yung small saka dapat updated. Oo. Yung small things lang na, kanina lumabas yung, kunwari, kanina lumabas yung about products ng Upwork. Parang gano'n. So, kailangan masabi mo yun. Nang timely. Timely. Kasi kesa kung ilang buwan lang nakagawa yung video mo, tapos ipapapanood mo lang sa kanila. Ay, hindi updated. Oo. Yeah, parang yun na yung ni-recycle mong content simula nung nag-start kang magbenta. Ang nangyari, no? Gumawa siya nung una, tapos nag-marketing na siya. Which is yun nga yung challenge. Akala kasi ng iba yung training, mag-deliver ka lang ng salita. It's actually a balance of understanding yung knowledge mo plus yung training skills mo. Si Bong kasi. Sabi niya, ako lang ba? Or parang di kayo kasi sa screen? Alam mo Bong, wag kang bastos ko. Alam mo, hindi na nga namin pinahalata sa inyo. Bastos ka. Intindihin nyo na lang. Ito na lang talaga yung pinaka... Huwag kayo mag-alala. Pag sinama pa natin. Mahirap kasi kami eh. Pag sinama ka pa namin, Bong, wala na. So pagbigyan nyo na kami, isipin nyo na lang ano to. Huwag na natin yung isip. I-share na lang natin yung Skype. Okay. So, isipin mo na lang ano to, album cover, ganun. Kailangan talaga close kami ganyan. Pero dahil lang matataba. Okay. Hindi mo na lang alam eh. Kasi yung sinabi ni Nizza kanina na kailangan updated ka. At laging current yung tinuturo mo. Naranasan ko din yun sa trainer. Kasi no, mga ilang buwan na akong walang hinahawakan na transaction. Feeling ko oo. Tapos parang feeling ko naboboflux na talaga. Naghanap talaga ako ng client para magmeron ulit akong transactions na hinahawakan. So, pero hindi pa rin enough. Kasi nga, it's a balance of skill and science. Sino yan? Sino to? Sino to mga tumawa na to? Sinabi ni ano? Mabastos na to. Ito. Pagdakay sa akin. Mamaya.
Hindi, sorry, na hindi enough na marunong kayo magturo tapos mahina kayo sa skills. Hindi rin po pwedeng enough na skill person kayo pero hindi kayo marunong magturo. Training is a balance of both kasi training is a science. Okay? So, yun. So, yung pag-usapan natin ngayon is kailan ba tayo dapat magbayad for a course? Okay. Ang question, may tanong ako, ano ba yung katanggap-tanggap na cost ng isang freelancing course sa inyo? Pero makatanggap-tanggap na ako. Depende kasi yan sa klase ng ituro. Kung mga, may leveling yan eh. Kung mga first level, mga pang-nudie, hindi ka dapat sa singilang mahal kasi very general, very generic. At lahat yan ang pag-get dapat. Oo, dapat nga, wala eh. Siguro coaching, like one-on-one, pwede kang manihin kasi mag-spend ka ng time eh, at saka tutukuhan mo yung tao. Pero for a class, available talaga. Available talaga yan. Anyway, ng libre. So, hindi dapat ito, for sabi ano, kasi nila, how to start a freelancing. Dapat oo, yan sabi nila, you know, late daw nila yun, kaya kailangan nyo silang bayaran. What? Pero ako, hindi ako nag-agree. Eh, kinulate lang naman nila eh. Kinulate mo din. Oo. Kinulate ko din sa kapitbahay kung masipag mag-search. Ang pinag-iban nyo lang, dun sa nag-kulate, may oras sila para mag-kulate, tapos kinukuyo nila kayo magbayad, at kinulate nila, which is libre in a sense. Hindi nila kinireate yung content. Hindi kanila yun, tapos binibenta nila. Yun palang red flag na, di ba? So, dapat magbabayad kayo una kapag yung information na kailangan nyo ay highly specialized. Meaning, hindi siya basic, upskilled siya, or sobrang technical. Yun, babayad kayo pag specialized. Pangalawa, kapag yung trainer nyo kailangan certified. Oo. Pag sinabi natin certified, yung certification na industry certification, for example, sa medical coding and billing, kunyari, may medical coder na freelancer dyan. Kunyari, hindi ka pwede, basta pwede magturo, marunong ka lang mag-code, pwede ka magturo. Hindi. Sa medical coding, you need to have a CPCI certification, CPCI, Certified Professional Coder Instructor certification bago ka magturo. So pag yun ang nagtuturo sa'yo, CPCI, mahalang babayaran mo kasi kailangan certified. So hindi lang yung basta-basta, kunyari, si Nizza nagsulat, gusto na niyo mag-writing course, o nakapagsulat siya ng tatlong website, pwede na siya mag-training, tapos maniningil na siya ng mga hindi. Magbabayad ka na mahal. Tapos mag-print ako, mag-print ako ng certification. Oo. So dapat, ang pagbabayad lang kayo una kapag ka highly specialized, tapos yung training, trainer ninyo ay may certification na kailangan. Tapos yung certification mahal. Tapos ha, yung certification may value talaga. So ha, yung ano ha, singit natin yung isang 232 yata na course yun. Tapos ano, magiging ano ka daw, certified expert VA. Huh? Which is different. Walang expert VA. Kasi ang lawak ng VA. Ang lawak ng pagiging VA. Tapos paano ka magiging expert sa bagay na yun? So, for me kasi, or for us, ang VA, parang mas maganda magturo ang experience sa'yo. Kasi hindi ka pwede mag-course ng VA. Kasi yung coaches doon, hindi naman nila alam kung ano yung iuutos ng client sa'yo. Kasi may si client, virtual assistant, meaning pwede yung paggawa sa'yo anything and everything. Hindi siya nakakahon po pwede yung most common tasks pa pwede ituro. Tayo, pag kumuha kami ng VAs, kahit na ganito, pareho kaming may podcast, iba-iba pa rin yung magiging task. Kunyari, utusan namin yung VA, palakihin yung screen para siya kami. Para hindi kami hirap na hirap na ganito. Baka naman yung VA na pwedeng paliitin tayo. Oo, malawa lang yun. Either palalakihin yung screen o paliitin tayo. So what we're saying is, VA niya, VA ni Madam, tsaka VA ko, iba-iba pa rin ang ituturo niya. Iba ang papagawa. So hindi nyo pa pwedeng ikahon yung isang bagay na kayo mismo, hindi nyo alam po ang paggagawa ng kliyente. So yun nga, yung skill, yung certification ng facilitator. Pag sinabing certification na, hanapin ninyo kung anong industry, kung merong industry group, tapos yung accepted, yung alam talaga, yung kilala. Ito, sorry ha, walang kinalaman to sa tao. Pero for example, yung nakikita ko madalas si John Pagulayan. Magbabayad ako kay John Pagulayan ng course. Mag-i-issue siya ng certificate. Pag pre-present ko ba yung certificate na yon sa kliyente ko, i-hire niya ako agad kasi nakita niya na si John Pagulayan, yung trainer. Ang point is, sino si John Pagulayan? Kilala ba siya sa buong industriya? Siguro meron ba siyang clout sa buong industriya? Hindi ko alam siya, pero hindi ko alam kung siya yung may Udemy. Pero kung siguro kung inaral mo yung course, nagbayad ka sa kanya sa Udemy course niya, baka pa. May chance ka pa na... Kasi galing sa Udemy. Not because galing sa kanya, but because galing sa Udemy.
Because Udemy is considered a formal, talagang kilala siyang learning platform. Pero not necessarily because of John Patulayan. It's because of Udemy kasi ini-screen ng Udemy yung mga nagbibigay sa kanila ng courses. So yun yung iisipin nyo. Pag kinuha ko ba to, yung certificate ba na makukuha ko dito, makakatulong para mas madali ako makapagtrabaho. Kasi kunyari si Bakla, gagawa siya ng course niya. Real Estate Virtual Assistant. Makakatulong ba? Alam ba siya ng buong virtual? Real Estate Virtual World. Nakita ba yung pangalan ko doon? Ay! Tinuruan to ni ano? Ni Emmet. Ang rap. Walang ganun. Walang ganun sa freelancing. Unless specified. For example, medical billing. Unless nakapag... Oo. Yung nagturo sa'yo, talagang nakapag... Ano siya? Nakapag... ano to? Nakapag-build siya ng pangalan. Tapos kilala talaga siya doon sa... Kunwari sa yun. Kunwari siya per, ano, per state eh. So pag nakilala ka sa state na yun, ng mga clients na yun, siguro may chance. Pero kung from Philippines lang, malabong makilala ng ibang clients. Kasi ang lawak ng ano eh. Lawak ng mundo. Hindi lang ikaw ang expert. Unless, for example, yung trabaho nangangailangan ng certification. Pagkari, project management, yung trabaho. Kailangan mong PMP. Na project management professional ka na certified. Saan nang gagaling yun? Sa PMI's Project Management Institute. Hindi sa project management course. Oo. At hindi galing sa PMI sa Philippine Maritime Institute. Diyan sa may kapat ng picture mo. Yung mga nagka-cutting doon. So, yun. Specialized yung skill, yung facilitator specialized, tapos yung certification specialized. Pang-apat, yung information hindi makikita sa internet. Kasi kung makikita rin lang siya sa internet, para saan pa? Pagka pa magbabayad, kung makukuha po siya ng libre. Kahit pa kinulate niya yun kung saan sa ang website, tapos ni-rephrase niya for him. Hindi pa rin kanya yung information. Hindi kanya yun. Kinuha lang niya yun sa iba. Pero sinasabi ata nila kasi experience nila. Totoo naman. You value experience. Pero how sure are you na yung experience na yun will work for you? At saka, how sure are you na yun yung experience niya and na-updated yun kung hindi na nga siya nag-freelance? Oo. Kailangan na kinukuha yung trainer. So, nagtatrabaho pa din. Mostly kasi, ang mga sorry ah. Parang na kasing na-gets the client na may ginagawa tayo. Nag-move siya ng 12. Yes! Ayun. So, hindi ko pa inutusan, minug niya na. Trainings ka naman. Wait lang ha. Kasi kakain pa kami pagkatapos nito. Uuwi pa ako. Ayan, so, okay, hindi na lang gusto. Hindi po kami pinakain ng internet. Charot. Hello, charot lang. Charot lang. Ayan. So, kung makukuha lang sa paninig. Char. Ayan nga. So, hindi niya ginagawa yun. kung hindi ginagawa ng trainer mo yon, bagay na yon. So, bakit mo siya babayaran? To teach you that. Ayan na. Ito isang buhay na saksi. Buhay na saksi. Hallelujah. So, mamaya i-share din namin sa inyo yung link ng slides yung na ginagamit na namin para ma-reference. So, yung susunod na question sa is, event na lang sa loob. Ito na. Ano ba yung dapat hinahanap natin bago tayo magbayad ng course? So, ang una talaga na sinasabi ko, umanap kayo ng course outline. Huwag na huwag kayong magbabayad ng hindi nyo naiintindihan kung ano ang tinuturo sa inyo. Tapos, pag nakita nyo yung course outline, tanong kayo ng mga unang bagay. Una, current ba yun? Diba? Paano ba nalalaman kung current yun? So, lalo na kung nababago ko. Yung iba kasi, no, natatakot sila magtanong din sa trainers. Sa magte-train. Kasi, ito pa, magiging red flag siya pag nagtatanong ka ng... At hindi kayo sinasagot. Tapos hindi ka sinagot. Or, like, pabalang silang sumagot. Oo, dahil akala nila nagtatanong ka dahil wala kang pera. Kasi meron ako... Masyado takot kasi yung mga trainers na maglabas kasi yung so-called trainers kasi akala nila mawawala na sila ng negosyo kasi may iba ng kukubya. Ang totoong trainer, hindi kailangan magtanong. Makikita pa lang namin sa outline namin, sa outline ninyo, kung may kwenta o wala. Yung training natin, nirun ko sa kanya yung outline natin ng 4 weeks. May daily yun, di ba? Sinan ka sa kanya. May approval yun ng training. Ay, ng outline. Trust me, naging training manager po ako. Training manager po ako na Rhea. Nung trainee siya. So, trainee ako. May trainer pa. Bago pa siya. So, ako yung boss ng mga trainer. So, yun. Una, current. Pangalawa, is it relevant to your industry? Kailangan ba talaga? Paano mo malalaman? Paano ba nalalaman? Kasi, madalasan kasi ang binibigay.
Oh, kasi binibiktima kasi ng, sorry, I use the term biktima, no? Pero kasi kadalasan yung nagpo-fall sa trap na ganito are the newbies, eh. Mm-hmm. So, paano ba malalaman ng newbies kung relevant yung course? Pero, tanong kasi, ano, parang, kailangan mo ba talaga siya para magka-client ka? Uh-oh. Kasi, yung iba naman, nakapag-client, hindi naman tumaan siya. So, yun. Relevant ba siya? Kailangan ba siya? Na parang, pag wala ba ito, hindi ka magka-client ever? Okay. Kasi, minsan din, kasi, hindi naman porket yung iba rin kasi gusto ng shortcut. Pero hindi rin naman kasi necessarily shortcut ang courses. Kahit magbayad ka ng mahal, hindi yan ibig sabihin na matatanggap sure ka. I think maling perception din yan na pag pumasok kayo sa training tapos ang perception ng yung training is shortcut siya para makakuha kayo ng kliyente. Malaking X. Kasi hindi mo i-absorb yung mga learning. Ang hinahabol mo lang yung certificate after. So, yun na nga. Balik tayo doon. So, kahit na nag-course ka, tapos may certificate ka, hindi yun valid or hindi yun sure way na guarantee na makakapag-client ka. Kasi sino ba yun? Hindi nga kilala ng client. So, anong sense, di ba? So, tapos ito pa, sige, matututo kayo ng basic. Pero yung basic na yun, mag-google nyo nga, tsaka ba yung YouTube nyo. So, para kay pa, nagbayad kayo ng information na in the first place. Libre naman yan. Kaya nga, ang sabi nga namin sa umpisa, we are in a culture of learning. Magugoyo at magugoyo tayo kapag tamad tayong magharap. Pag gusto ng shortcut. Oo. Pag gusto natin ng shortcut, doon tayo maluloko. Kasi yun yung mga nabibiktima talaga. Tapos yung nagiging sakit pa kasi. So, porket nagbayad sila, feeling nila, ang taas-taas na nila. Tapos, ang baba na ang tingin nila sa business, ang taas na ng singil nila agad. Because of a course. Because of that course, ano ba yung course na yun? Kasi yun din yung pinapalag kasi sa kanila sa courses na parang, take this course and you will be, parang, tataas. You will be eligible and you will be paid by the client for this amount. No, ang basihan ng pagtaas, alam na namin, alam na natin kasi yan. Kasi nagaling din kami sa mababang rate. Quality of work. Walang ibang pinagbabasihan yan. Quality of work. Katulad nung yung pinakita kong picture doon sa post ko kasi dalawang baso siya. So yung isa half. Tapos yung isa, yung laman niya nandoon. Empty dito sa ilalim. So parang kapag yung nag-course dito, empty siya sa ilalim kasi hindi naman talaga niya alam. Nagmukha lang siyang expert dahil meron siyang bit-bit na mga certification, ganyan. So ito naman, nag-aral siya from ilalim. Yung foundation na na-build niya. Malakas na. So maliit yung strong na. Maliit yung first na rate niya, pero aangat at aangat siya. So, ito naman, malaki na agad yung rate niya. Pero pag nalaman ni client na wala siyang laman, bagsak din siya and from zero din siya. May nagtanong si Gina. May re-recommend ba kayong paid courses? Ay, ma. Andito po yung anak niyo. Ito po yung anak niyo. Saka po yung apo niyo. Apo niyo po, Antonio, naglalaman. So sabi, yun na, may marirecommend pa tayong paid courses. Ang pinaka marirecommend ko sa inyo, yung mga nasa legit na learning sites like Coursera, Udemy, Linda, yun yung mga paid courses na magaganda. Or pumunta rin kayo sa mga associations, sa mga industry associations. So kung marketer kayo, sa Linda. Linda nga yun, linda.com. Pwede kayo pumunta sa mga associations. Merong mga courses yung mga association. Kunyari, sa PMI, kung project manager kayo, punta kayo sa PMI, baka may courses doon. Or kaya sa APC o kaya sa ibang mga professional organizations. Never ever, ako as a trainer, I would always suggest never buy from a person. Yung kunyari, si kunyari, Rhea Vargas, Kinetic Core. O Rhea Vargas, Real Estate Virtual Assistant Course. Again, research first, sino si Rhea Vargas? Ano ang clout niya sa industry? Para mag-offer. Eh, ang alam naman lang nito ay yung mga do not put your eggs in the chicken. Babalik nyo na naman yun. Mabuo na kayo. So yun, no? Tapos, pag kinikita nyo yung content, tingnan nyo yung content, may progression ba siya mula sa mahirap, sa madali, sa mahirap, o pag tinignan nyo, mahirap lahat, wala kayong naintindihan. Pag mahirap lahat yun, walang konsiderasyon yon sa inyo na bago. So meaning,
baka hindi yun yung para sa inyo. Kasi masyado komplikado sa pangalan pa lang eh. Tingnan nyo kung may makikilala kayong pangalan. Dapat yung mga simula, medyo familiar na simple. Kayo. Simple. Simple, pakomplikado. Kasi ganun binubuo ang course. Oo, kasi kunwari, alam niyo na nga itong mga nasa umpisa eh. So, magpa-progress kayo. Tutulungan niya kayo mag-progress. Paangat. Ay, pakomplikado. Kasi kung komplikado, umpisa pa lang, hindi ka makakahook. Kasi ibig sabihin, may required knowledge. May prerequisite na kailangan. Which is kailangan nandoon sa marketing. Ang training has to be very honest. Dapat meron niya nakasulat. Para kanino to? Anong prior experience ang kailangan? Objectives. Meron kasing course na tinanong nung yung isang trainee ko before, tinanong niya, ay ba't ang mahal? Gumanon siya. Tapos sabi niya, ay not for you yan. Kasi ano, para daw sa mga, ay yung mga hindi daw, alam ba daw? Yung mga walang pangarap mag-succeed at hindi magsasucceed, hindi talaga. So yung language pa lang, alam mo na hindi magandang trainer. Kasi yung language pa lang. Parang pa MLM thing. So parang, kapag gano'n, hindi ka nagbayad sa kanya, hindi ka na niya tutulungan. Like, kung alam niyo yung tapos yung brand ka na niya, hindi ka magsasucceed kasi ayaw mo mag-take ng rest. So yung wala kang... Siya yung gusto mong... Siya yung best side to take. Saka gusto niya siya yung mag-succeed. Kasi ano, monetary rate? Mag-MLM ka na yun. So medyo nainis lang ako dun sa mga sinasabi na wala kang success mindset at hindi ka magsasucceed dahil hindi ka nagbayad sa kanila. Hindi totoo yun. Huwag kayong ma-pressure doon. There is always a way to succeed. Again, napakaraming free resources sa internet. Hindi kailangan magbayad. Magbayad na kayo kung sobrang specialized. Nagbayad din naman ako ng course. Walang hindi sa nagbabalis ako. Bumibili ako ng course sa Udemy. Ako rin. Lalo na pag-sale. Mga $20. Ay, $5. Yan nga, may $10, may $5, may $20. So, hindi kailangan isang daan yung buong bahay na pati yung isang kidney nyo. Ay, meron ako ano. Kaya ako nagsimula yung ano eh. Kasi nagkasunod-sunod doon yung kwento. Kasi dati before. Dati na before. So, pinistory ka mag-anak ng dinosaur. So, nag-ano ako. Nag-start ako nung one-on-one. Tapos marami akong mga stories na naririnig sa kanila. So, merong isa. Farmer siya. Tapos yung ani, yung pinita nila lahat sa isang ani, pinag-usapan daw nilang talaga ng asawa niya. Na parang, ibuhos ko dito sa training. Kaso sinabi niya daw doon sa trainer na yun, gantagantak doon eh. Sinabi niya doon sa trainer na yun na wala akong alam, hindi ako marunong mag-computer. Wala siyang kalaman, gusto lang niya matuto. Zero knowledge, pero gusto kong matuto. Sabi niya, ang hindi siya sinagot ng trainer, sabi lang, magbayad ng course. So yung buong binugos yung pera. Pero pagdating niya doon sa course, hindi niya alam kasi hindi niya alam yung computer mismo. So walang tumulong sa kanya. Hindi siya natutukan, walang tumulong sa kanya na mag-ano. So nainis lang ako kasi alam mo naman na ibubuhos yung ani. 6 months. Kung pala yan, mga 6 months niya pinanim yan at binantayan. So putong sila ng analysis. Ilang taong mo rin mabawiin? Hindi naman buwan-buwan lang din yan eh. No? So, kasi hindi naman mayayaman yung mga farmers. So, very seasonal lang. Kunting consideration lang. Inis na inis ako doon. Gigiling. Pag nakita ko yung kukunating pa yung mukha niya. So, hindi mo pwede kinong nalang. Gigil na gigil ako. Kasi alam niya, dudurugin niya talaga pa masabi. Para lang makakumukha ka. Dudurugin niya. Pagkata. Para lang may mag-enroll sa'yo. Hindi ka makita niyo. Re-reklamo siya. Boss! Nandito na ako, boss. Ano ko, lalo na po kung nandito pa. Ano na lang isuro natin. Dito? Buka lang. Nandito siya sa baba. Taka ganun. Ayun na nga. So, inis na ako. Kasi, red flag yun. Pag yung trainer mo is more on sa money na katingin. Oo. Kasi nga sa ito yung sinabi ni Rhea, when you train, it's all about your learners. It's never about you. Kasi hindi ka naman magiging successful trainer kung wala kang natuto. Kung walang natuto sa'yo. Yun yun. Diba? Hindi yan sinasabi. Hindi yan sinasabi na trainer ako. Marami ako na train. Hindi marami ikaw na ang makakapagsabi na magaling kang trainer. Yung mga estudyante mo. Pag sinabi lang, ikaw na naman. Pag sinabi nilang natuto sila sa'yo, yon silang mga kapag-tugo kung magaling to. Oo, no?
Actually, ka pwede maglagay ng sasya sa sarili mo. Best in training. Kalimutan ko yung ano, yung black card yes naman. Dapat pera ka pala, red flag. May yes or no ka sabi mo. Nakalimutan niya. Nakalimutan niya. Actually, pati yung sarili niya, nakalimutan niya. Wala akong contact sa kanya. Nagpunta ako dito, nakapark lang kami. Naghihintay lang yung wala. Buti ka rin, message ka sa akin kung nagmamaya ka lang. So, pag humingi kayo ng CV or ng curriculum vitae, wag resume ha, CV ang hingin nyo. Kasi pag resume ang binihingi nyo, kapraso lang naman ng resume. Ang ibibigay nyo, CV. Ang hingin nyo, CV or curriculum vitae. Pag hindi nyo alam yun, red flag! Oo, kasi CV pa lang. Pag hindi nyo alam spelling ng CV, red flag! Hindi nyo alam ang CV eh. So, ang unang nyo tignan is, tignan nyo yung unang tignan is yung education niya at yung relevant work experience. Ulitin ko ha, relevant work experience. Hindi man todo sa education. Oo, oh, kasi pwede. Oo. Pero yung experience niya talaga, pinagdaanan ba niya yun? Alam ba talaga niya yun? O ano ba? At ang kasama niya yung tingnan is yung nag-train ba siya para maging trainer? Yun. Dudugtong ko sana. Yun yung ano ko eh. Kasi kaya, na-frustrate nga ako sa testa kasi ayaw nila akong tanggapin na mag-enroll. Dapat kaklasiko. Oo. Kasi nga daw yung industry na meron ako, hindi nila itinuturo sa testa. So, dapat, yung kukunin nila is, ano yan? Ano ba? Bakit yung email niya? Kinukulit lagi. Tapos, ang liliit no, ang subscribe. Kasi kailangan nila maglagay. Ay, natuloy ka ni Sinsabi. Ganito lang muna. Hindi nyo mapablock. Tingnan nyo lang sa ilalim. Punta kayo parati sa ilalim ng page. Tingnan nyo, hanapin nyo. Malita-malita yun. Unsubscribe. Nandun yun. Hanapin nyo. Hindi pa pwedeng wala yun kasi bawal yun. Kasi malamang nakaniyan, Mel. Thanks. Abangan ko kapag nag-email ulit. Tuloy mo na yung setup. Ayun. Nung gusto ko magpa-certify sa TESDA kasi gusto ko talagang mag-create talaga ng mga real estate courses. Real estate related na courses. Para sa mga VAs, mga aspiring reba. Since wala siyang NC or national certificate. Wala siyang NC. So, hindi ako pwede mag-train ng trainer kasi parang sinututuruan ko, diba? Yun yung point ng TESDA, which is hindi pa naman lahat aware sa na ganun nakalaki yung industry na to. Na ganun karami ang real estate VAs at ganun kalaki ang demand sa mga real estate VAs. Kaya kahit anong kulit pang gawin niyo sa akin, wala kayong makukuhang course sa akin. Kasi hindi siya pwede mag-train, hindi siya certified. Oo, pwede akong coach. Ay, well, yun doon ka nagkamali eh. Malikan siya. Alam niya kung sino yung pera. Mukha kong pera, no? Kaya nga kumakabit ako din, di ba? Di ba daling kausap kanina? Ay, nilibre na kami kanina. Ginulat niyo ako eh. Bayaran mo to. Bayaran naman. Hindi, pero totoo. Hindi kasi nga ganun kadaling mag-train. There is a science to training. Akala ko dati madali eh. Akala mo lang tatayo ka. Oo, kasi nung sinabi, mapapatakbo ka ng slide. Mag-train ka. Okay. Kasi alam ko to, ginagawa ko to eh. Akala ko kaya mong i-train. Pero nung nandun na ka, nag-train ako mismo. Alam kong mahirap. Kung seryoso ka na trainer, alam mong mahirap. Pero maraming trainer na nagpapagap. Hindi lang yung mga nagbebenta ng course, ha. Meron din yung mga trainers sa mga company, sa mga ano, na nagpapanggap na trainer. Na hindi nila alam yung tinuturo nila. Nag-subscribe na ako dyan nung nakilala ko na si Miss Nizza. Yes! Kawain ka. Okay. So yun. Meron ako mga kilalang nag-train. Although hindi naman sila humihingi ng bayad kasi bayad na sila ng company, pero hindi nila yung ituturo nila. Pag tinanong na sila ng estudyante nila ng situational question, yung mga practical questions, wale na. Ano yung makikita, eh, no? Kasi kung by the book lang, parang Practical knowledge lang, alam mo. Madaling,
Pati yung pag-aaralan, ibig sabihin, kinuha niya lang sa iba. Pero, situation yung, or practical question. At saka makikita niyo yun kasi kung paano dinesign yung lesson, paano na dinesign yung mga exercises niya, yung mga icebreakers niya, kung paano niya ginawa yung PowerPoint presentation niya, even yung method of delivery, no? Pag sinabi niyang self-paced course, alam ba niya in the first place kung ibig sabihin ng self-paced course, no? So yung method of delivery, lahat yun tinuturo, no? Ako, as I say, I train trainers for a living. So hindi sa akin, hindi ka pwedeng mag-train hanggang di ka pumapasa, hanggang di mo napapakita sa akin yung hard side, tas yung soft, yung theory side, kasi training also includes a little bit of psychology. You have your principles of pedagogy. You have your Gagne's 9 events in the classroom. So parang kailangan mo. Okay, chat. So, jargon na eh. Ako may nagbibigay ng, ako yung nagbibigay ng, ano, basta yun. Ako yung kumbaga, ang point ko is, kaya ako ginakry ng jargon is, mahirap maging trainer. Correct. Hindi basta-basta. Hindi siya basta-basta. Medyo jargonan ako. Tapos tingnan nyo din kung ano yung mga nag-certify sa kanya. Tingnan nyo din kung sino, ano yung mga trainings na ginawa na niya. Meron na ba siyang previous trainings? Tingnan nyo, sino ang nag-commission sa kanya para nag-train? Siya lang para nagpasimuno noon? Sino yung mga trainings niya? Sino yung mga nag-attend? Tapos humanap kayo ng post-training evaluation. Kasi ang matinong trainer at ang seryosong trainer may post-training evaluation. Hindi lang yan yung i-invite sa event tapos nagyayabang siya ng pento. So hindi yung naghihingi ka ng feedback at reviews kunwari sa mga trainings mo, hindi yun post-training evaluation. May nakita ako mga website sa ibang bansa. Parang meron silang mga videos, kunwari yung about me. Yung videos na from YouTube niya, yung sunod-sunod na speaking engagements niya. Tapos ini-invite siya ng mga schools, ganun. So siguro, yun. Yun. Kahit pa paano. Kasi may mga institutions na nagtiwala sa kanya. So tingnan nyo kung kanino pa siya nag-training before tsaka kung sino yung audience niya. Kasi kung wala, bakit? Kung may speaking engagement siya, sino ang, ano, sino ang nag-imbita? Sino nag-imbita? Organizer. Sino organizer nun? Legit ba yung organizer? May cloud ba yung organizer sa industry? Huwag kayong, ako lang, huwag kayong nagpapadala kagad sa marketing. So, like, yung sinabi ulit namin kanina, syempre, may matututunan ka naman din talaga. Pero kasi, kung magbabayad ka na rin lang, doon na tayo sa mas maraming matututunan. Ano yung, makuha mo, as much as possible, makuha mo yung value ng perang pinakawalan mo. Kasi, unless napulot mo lang yung pera, edi sige. O hiningi mo lang. Sige. Kung hiningi mo sa nanay mo, tapos pinaglabanderahan ng nanay mo. Like, mariyo ko naman. Or yung farmer, di ba? I'm not sure if you're a farmer. Nakaloka naman to. Kala ko kanta. Parang, nilalantin ko, at first, I was afraid. I was petrified. Okay. Yes. Ready so, na yung step ko sa akin. So, ang susunod mong hahanapin, so yung outline, yung CV ng trainer, ang susunod mong itanong is yung post-training support. Ano yung support na i-offer nila sa inyo pagkatapos ng training? Tandaan nyo, mas mahal ang training, dapat mas bongga ang post-training support. Yes. No, ano ba kasama doon? Yung ma-assure talaga nila na natuto ka. Sa training kasi, normally, i-discuss ko ba? Pero, kung ato trainer ka, alam mo to, yung 30-60-90 cycle. No? May sinusunod kami sa training na 30-60-90. Alam nyo na yan. Kunyari, trainer kayo, alam nyo na 30-60-90, tinuro ko sa inyo. Hindi ko i-discuss kasi. Hindi ko i-discuss kasi makakalaman kayo, makakakawa kayo na train-to-trainer for free. Bayaran nyo ako kasi specialized yun. Di ba nila, si Nila, client diver, train-to-trainer ako sana. So yun yung point, no? So, gano'n man yung kamahal, dapat may post-training support. Tsaka gano'ng katagal yung post-training support. At saka, magsalamuha ba talaga sa yun? Correct. Kasi baka mamaya ang ginagawa lang naman ng trainer, bibigyan kayo ng video, papanoorin nyo yung video, hindi wala man lang kayong assessment, hindi man wala man lang kayong meeting o kaya Q&A
Q&A ako, session. Assessment, para, may nakita ako na ano, noon naman, one month na, parang sabi nila, ano, 1 month tutok training daw. But tutok, it turned out na yung batch nila, nilagay sa isang Facebook group. Tapos once a week daw, may live video. So yung live video is nalilate pa or na-cancel. So mga 2 to 3 live videos lang yung month na yun. So, pero nagbayad sila. Tapos yung nag-review, nung nag-iwan siya ng review, inaway siya. So gumawa pa siya ng dummy account para sabihin yung totoong nangyayari. So ito naman si trainer, binuguro niya yung negative. So tinitira niya yung mga positive. Magaganda. So syempre kailangan meron ding ano, yung totoong ano. Oh, kaya may post-training support. Ano ba yung ina-alok nila sa inyo? May coaching kayo? Ganong katagal? May feedback ba? May follow-up? Paano? Paano yung training support? Sa kasi training natin, hindi naman ako, hindi ako talaga pwede maging trainer. Pero ano, umpisa pa lang masasabi ko na totoo. And may evaluation sila eh. Personal. Tsaka pasada sa kanya yung outline natin. Babaguhin ko ng very, very light. Pero maganda na yung course outline. Baguhin ko konti. So yun yung point. No? Ano yung post-training support na meron? Kasi patandaan nyo, mas mahal ang bayad nyo. Dapat mas marami kayong ine-expect sa training. No? Kasi kung mahal yan, ay, dapat ginto ang papel nyo. Ano ba yan? Masesya na po kayo. Naglilibag po kasi si Rhea. Was two time yan pa. Nanonood ka man. Nag-ano ko pa ng spoiler. Ano to? Aloe vera pala. Kaling sa paa, pinatang sa mukha. No, Christmas. Christmas is here. Ay, wow, English. Englisher, siya Englisher ko. Okay. So yun nga, no? Kung mahal ang training, dapat kita nyo yan sa lahat ng aspects ng training. Dapat atin sundo kayo sa hotel. Papel niyo, ginto, ang pagkain, buffet. Kasi mahal ang binayaran niyo eh. So dapat tuloy-tuloy yan. So lalo na sa post-training support. Pag pinabayaan kayo sa ere, pagkatapos ng training, ikwak, nagoyo kayo. Or umpisa pa lang, wala na kayong interaction sa... Kasi reklamo yun ng mga ibang trainees ko na sa training daw nila, parang never nilang nakausap. Ano yun? Bibili ka ng course niya eh. Tapos never mo siya never nakausap. Never mo siya nakausap. Nanood ka lang ng video niya. So, hindi pwede. Red flag. Kailangan, ano, kailangan may interaction. Kailangan siya talaga. Nung instructor. Kasi, or kahit man lang siguro kung may video, tapos i-evaluate niya ng personalized. No. Kasi wala siyang time yata or marketing yata siya. Oo. Or after magpapanood niya ng video, may assessment. Oh, may questions ba kayo? Uh-oh. I-discuss natin. Hindi ba kayo nag-get may Q&A. Video? May Q&A. Okay. So, susunod natin nga. Ayun. Teka, meron ako. Kasi, may money back, Cameron pa, kaso nga. So, meron akong ano dyan. Meron silang money back guarantee. But, meron silang US clients of work. So, iha-hire ka nila doon na kunwari sila yung client. Lugaw. Tapos, peke yung client. Peke. Parang $5 for web development ng isang site. $5 for development? Tapos, after that, tanggal ka na, syempre. Kasi, void na yung ano mo, money back. Oo, oh, kasi natanggal kayo. Kasi nakita namin yung US client na yun, tapos yung mga nag-good reviews dun sa trainer. Kita namin yung job post nila, na yun yung nakalagay, tapos $5. Huwag kayo maniniwala sa money back. Kasi walang training na nag-aalok ng money back. Bakit? Kasi sigurado sila na yung dinideliver nila sa inyo, dumaan sa masusing pag-aaral, na tried and tested na. So walang mag-o-offer sa inyo ng money back. Kaya hindi mo naman masisiguro kasi iba-iba ang learning process ng bawat tao. The fact na nag-offer sila ng money back sa inyo assures you na hindi sila sigurado sa training nila. Kasi kailangan nila mag-offer ng money back eh. Saka may plan B, plan C sila kung paano nila i-avoid yung money back. Kung may money back man sila, basahin nyo. Tingnan nyo, basahin nyo mabuti yung yung clause sa money back. Dapat pala, tatanong mo na si yes! Ang hindi kasi nila, ang hindi kasi alam ng ibang nag-inquire sa course is na pwede kayo pwede nyo interviewin din yung ano. At interviewin babayaran nyo yun, diba, gagastos kayo yun. Sa yung ganyan lang, yung mga courses doon, kahit yung mga free,
unang bubulagan sa'yo. Kung sino magtuturo? Ng trainer at kung ano yung mga eksena ng camera nila. Doon. Kung ano mga credentials nila. Walang training course na hindi maglalagay ng credentials ng trainer. Kasi yun yung bentahe kaya ka magbabayad for this person is because of the credentials ng trainer. So itanong nyo, Diyos ko kayo man, nagbabayad. Bumibili nga kayo ng satin sa palengke, nilalapirot nyo yung satin. Mm-hmm. Diba? Lamog na yung satin. Yun na ba bibili, to? Baka hindi sa kalburo to, ha? Bilaw na, pero matigas pa. Oo. So sabi yung tindera, kung napirutin nyo yung satin ko, masyado nyo pinipisil-pisil yung saging ko. Oh, so kung kaya nyo magreklamo at magtanong pag tumatawad kayo, aba kaya nyo rin magtanong at magtawad. Tinda na lang daw ng kape. Tinda na lang ng kape. Ayan na, hindi pa nga kayo ililibre. Oo. Ba? So ano yung pangalan, yung susunod na tatanungin nyo, ano ba yung kasama sa babayaran nyo? Basta, alamin nyo kung ano yung kasama sa babayaran basta nyo. Basta pwede ha? Pwede kayong mag-interrogate. Kasi kung hindi pag ayaw pa lang nila sa kapit. Yung pa lang ayaw nang sumunod. Hindi sila nabibigay ng matinong kasi syempre parang college yun eh bago ka mag-enroll alam mo kung ano mga units at yung prospectus ng courses nandun diba para kang ano para kang nagtitinda tapos pag nagtanong ano kailan expiration ito hindi bumili ka pag hindi ka bibili umalis ka parang ganon diba so parang kailangan syempre pahayaan mo sila magtanong kasi nga kailangan mo silang i-convince na matutulungan mo sila. Oo. Hindi pwede yung hindi ka pagiging successful, ganyan. So ano ba yung itatanong mo? Una mong itatanong, ano yung method of delivery? Online ba siya? Self-paced? Instructor-led? Charcon. Sana? Kung, kung instructor-led, saan ang venue? Saan gagawin? Saan yung venue ng training? So kunyari, mahal. So yung sabihin, mahal ang venue, ay mahal ang bayad, dapat mahal ang venue. Kunyari, kung mag-bayad mo ay 50,000 tapos sa Sobo lang kayo mag-training. Ay, mag-course. Inter-course. O kaya, sa ano lang kayo mag-training? Sa sex. Alam niyo, sex, sinag-express? Yun. Ibig sabihin, hindi nagmamatch ang venue. Tapos itanong niyo din, gano'ng katagal? Yung daily session at saka yung buong course. No? Kung half day, ilang araw. Tanong nyo, anong kasama? Normally, pag nagbayad kayo ng training session, may kasamang notebook yan, may kasamang ballpen, may kasamang name tag. May naka-ano, naka-print. May kit yan, may training kit. No? Pag mahal ang training, dapat okay na yung training. Super, maganda yung pamilya, ganun. May ano ka, may paper bag ka pa. Oo. Tapos kung live, may ID-late ka sa name tag mo. Kung live training yan, dapat kasama ang pagkain. Kung hindi ka nila nasagot ng ilang hours, ibig sabihin videos. Oo. Tapos pagkain, refreshments. Tapos ang pinaka-importante, bibigyan pa kayo ng certificate na nakasulat yung totoong pangalan, nakapirma, at yung details kung may problema, saan siya ma-reach out. So meaning email, phone number, address. Dapat meron yung certificate na yon. Para just in case, alam natin kung kanina tayo pupunta pa ng kami. Okay? So, kasi hindi sila naglalagay ng takot siya. Correct. No? And yung certificate, balik natin dun sa sinabi natin kanina na dapat merong certifying badge. Ano ba? Bare. Bada. Certifying bare. Nagkarang bare. Gusto mo yan. Gusto mo yan. Ginagalang ganun yung chicken sweat. Okay. So yan. Na. wala siyang pakit. Sibong minor yan. Ay, oo, wala pa mang buhok sibong eh. Okay. So yung contents na, no, yung inclusions. Susunod naman natin titignan dito na yung marketing material. Oo. Bakit yung marketing material? Sabi na namin to, kung hindi mo kayang gawin yung maliit na bagay, bakit ka namin naasahan sa malaking bagay? No? Tingnan yung marketing material. Tama ba yung grammar? Si writing course na yung grammar eh. Hindi-hindi. Tama ba yung grammar? Yung sentence structure ba niya maayos? Yung mga picture ba na ginamit, stock free o baka kinuha lang sa internet? Hello. So freelancer ka there? Oo, kinuha sa internet. Tapos yung picture may watermark pa. Diba? Hindi man lang tinanggal yung watermark. So ibig sabihin, hindi professional yung pagkakabuo ng course. Kung yung mga maliliit na bagay na yon, wala. Bakit? Diba? Bakit kayo magbabayad? Yung mga maliliit na bagay na yun na ginagawa ng professionals,
eh di lalo na kung kunyari writing course tapos ang grammar ko lang sa ba't ka magbabayad? Kung unang i-announce. Meron nga ako mag- tapos, tingnan nyo rin kung saan na po, nakikita yung collateral sa advertisements. Facebook, kadramihan, madalas. Tapos naka-add niya, paid ads. Paid ads, yan. Bigla na nag-susulputan sa ano. Pero parang mali naman din yung ano nila. Mali naman din yung targeting. Oo, kasi sa Facebook, hindi ko. Tapos, sa pinaka- no, email ako, Diyos ko, galit na galit ako sa kanya. Ano? Hindi naman ako nag-subscribe. Ay, oo, yung ganito mo na yan. Tapos last, itingnan yung marketing copy, basahin nyo, maganda ba yung pagkakasulat? Mukha bang sinulat ang matalinong tao? Diba, ano bang hanapin nila sa marketing copy? Yung sinasabi nila yung copywriting. Tapos, pag binasa mo yung copy, wala ka kwenta-kwenta. Pero yung iba, yun lang yung maganda. Yung marketing. Malakas lang mag-copywriting. Pero pag tinignan mo yung content, wali. Parang ano lang, tingnan nyo kung yung copywriting nila is puro emotions nyo lang yung kinukuha. Meron bang data? Meron hard facts? Walang binigay eh. Parang ano lang. Parang, ano may kinukulong kayo? Sina-challenge lang kayo na, wala ka pag kinukulong. Or nahihirapan ka ba maghanap ng trabaho? Siyempre, yes ka. Tapos, kunin mo to, bigla kang magkakatrabaho. Emotion. But wait, there's more. So, pag bumili kayo ng kwenta ko, kasama ka wali. Ay, kape. Ang haba-haba nung ano, ang haba-haba nung binasa mo. Pero wala kang ano. So, yung, parang ayun. So, ang haba. Wala naman kayo. Ayan, sadali lang, bahala sila kasi hindi mo po kami rito. Password. So, yun nga. Wi-Fi lang kami. So, tignan yung marketing copy ko, puro emotions tapos walang hard facts tungkol dun sa course. Hindi sinasabi ko anong matututunan, hindi sinasabi kung anong mga elements na kasama. Kabahan na kayo kasi nag-a-appeal lang siya sa emotions niya. Kasi kung totoo may laman yan, ilalagay niya lahat doon. Course outline. Course outline, requirements, prerequisite. Sa umpisa ka lang dapat mag-convey ng emotion. Oo, pero dapat saging talaga. Ginamit daw natin yung saging. Siyempre, Bong, ano pa bang gagamitin namin? Saging talaga. Kasi that's our favorite fruit. Yeah. Well, siguro, dinern on mo yan. Kaya naman. Ay, oo nga. Malamang dinern on mo yan. So yun, tingnan natin yung marketing materials. Tingnan nyo yung marketing materials. Kung professionally made yung marketing materials, i-match nyo naman siya sa content ng course. Pag magkaduktong yan, malamang sa hindi, maganda yung course. Katulad ng sinabi namin, 10% content, tapos puro marketing na siya. So, kung 10% content lang siya, tapos puro marketing, malamang sa malamang, yung copywriting nung ad niya, puro lang emotions, and puro lang, yes. Yung parang nagtatanong ka, nahirapan parang ka naman. Parang ng MLA, nahirapan pa kayo. Ayan ang pinakamagandang analogy. Kasi gusto niyo kumita, parating gano'n. No, yun pala, kasi nga, kaya rin maraming naloloko din, kasi nga, nagkakaroon na, nagpipaint ng wrong picture ang mga ibang coaches doon sa freelancing kasi sinasabi nila. Sa paid courses, recorded video, turuan mo ang sarili mo. Eh, di manood na lang ng recorded tutorial sa page. Manood na lang kayo ng daldalang, walang matututunan. Ay, may matututunan. May matututunan na. Meron na. Okay, so yung susunod, si Madam ang babasa kasi line niya talaga. If the promise is too good to be true, it's not going to happen. Ever. Totoo. Lalo na pa masyadong matayog yung pangako sa inyo. Alam mo yung numbi ka pa lang, sasabihin niya sa'yo, earn 6 digits while working 3 to 4 hours a day. Noobie ka, wala ka pang pinagsisimula. Ako sasabihin ko sa'yo, hindi mo kaya yun ng unang taon and unang few years. Dahil alam ko na dahil alam ko, bubuin mo yung foundation mo. Hindi mo pwedeng sabihin na bago ka pala pag kinuha mo yung course. 6 pages, tapos 3 hours lang. Ano ko? Postes? Oo. Oo. Di ba may mga ganong klahe? Yeah. Ay, yung ganon. Yung webcam, tapos yung paa mo. Ganon. Pwede naman. Ayun, so... Freelance webcam model. Model.
Asa na si Frankie? Mauro. Pero yun, huwag kayong mahuhulog sa pangako kasi hindi talaga siya nangyayari. If it, the promise is to trust me, hindi siya mangyayari. Tapos ang nangyayari kasi, pag kunwari, nag-enroll ka, tapos hindi mo nakuha agad yun, mag-fit ka. Eh, pero sila, wala silang pakialam dahil kasi nakuha na nila pera mo eh. Dahil wala nga post-training support. So, hindi man lang nila alam na nag-fit ka. And wala kang number nila, wala kang ano, dahil hindi mo pasal. Wala kang habulit. Dahil hindi mo makasin sila nakakasalamuha. So ang mukha kasi ng isang training course ay yung trainer, yun yung mukha ng training course. So kung yung trainer niyo ay hindi makikipaghalubilo sa inyo as the learners, ibig sabihin tumatakas yan from something. Okay? Hindi kapag takot siyang harapin yung ano, yung learners niya. Pwedeng maging tanong lahat ng pwedeng maging tanong. Ang trainer kasi ay trainer. Or kung talagang alam niya yan, kahit ano yung tanong mo, kaya niyang sagutin or pwede siyang umamin na kaya niya mag-hanap. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Pero, hindi kanya iiwan ng nakapitin. Oo, may action. Hahanap siya ng sagot. Oo. So, sabihin niya sa'yo, for now, yeah, I don't know, but or I'll get back to you. Hindi ko pa na-experience to, pero alam, meron akong friend, meron akong friend na gano'n. Basta a trainer will find a way to answer your question. Hindi ka iiwanan sa ere. At hindi ka sasabihan na hindi ka magsasaksi. At hindi ka tatarayan. Kasi kasama sa trabaho ng trainer ang post-training support. Ang nangyayari kasi doon sa trainers, parang naging silang sales, puro sales talk. So parang, pero walang actual training experience. Pag hindi ka na bumili, isa mang drama. Tagalog. Kapag hindi ka nabibili, hindi ka na nila kakausapin. Pero kung alam nila yan, kasi alam mo yung parang, yung merong awareness, yung merong isasabihin mo sa kanila na kailangan nila. Ikaw, hindi ako nagtatang. Ano? Gadala yung relo ko. Kasi nga dati ko malang yan. Oras na ba? Okay lang yan. So yun. So yung, yung last namin, hindi pa naman last, check into the last kasi magpa-final word pa kami. Isa lang kami mag-final word na magkakasama kami. Hindi ko ready. Ready ka. Kami. Basta tatandaan nyo lang, yung cost na babayad nyo sa course, kailangan imamatch niya lahat ng elements ng course nyo. Mula content, hanggang post-training support, hanggang materials na ibibigay sa inyo. No? Kailangan nakamatch yung. Kung bibigyan kayo ng video, siguraduhin nyo yung video, yung player ng video may logo. Ibig sabihin, ginastosan niya yung kasi video player sa nyo. Kasi pag sa YouTube, pagkakakitaan pa niya. At libre lang yun. Minomonetize lang niya yun. Kunyari, dinala kayo sa YouTube page niya. Minomonetize lang kayo nun. Parami ng viewers. Oo. So, dapat yung cost na ibabayad nyo should match all of the inclusions in your course. Trade learning, post-training support, pati PowerPoint presentation, lahat quality. Kung mahal yan, dapat kalidad yan lahat. Huwag kayong papayag na hindi kasi nagbayad kayo. So you have all the right to complain. So hindi kayo, huwag kayong mahiya kasi pwede kayong mag-speak up kasi pera niyo yun eh. Hindi siya yung nakakataas dito. Ikaw, customer ka. Oo. You are always so right. So may karapatan kang questionin kung ano yung babayaran. Huwag kayong naglalabas ng pera. Oo, huwag kayong maniniwala dun sa review. Yung mga boxes. Surprise boxes na Dolora. Mm-hmm. Babayaran mo si Sandra. Surprise ko na lang. Surprise. Tandaan niyo ho, mahirap pa. Mabuti nga yun, monthly meron. At saka, alam mo may laman. Oh. Surprise lang kung ano yung laman. Pero same na ganun pa rin yung wala naman parang dumarating na box lang. Oh. Ito kasi minsan box lang. Oo. Madalas yung box lang. Buti na walang box yung iba. So yun. Final word na siguro tayo. Ikaw mag-final word. Teka ko muna. Alam ko last word. Any questions? May questions ba kayo? Lagayin nyo na. Abang nagpa-final word. Si boss, kailangan mag-next question. Ano ba final word? Ayun lang naman. Parang... Ang final word na lang natin is ano yung dapat nilang tandaan bago sila bumili ng course. Kasi ano yung dapat i-expect nila? Ayun. So, isa lang yung masasabi kong dapat mong tandaan bago ka bumili ng course. Dapat alam mo kung anong babayaran. Lang. Alamin mo kung anong babayaran mo. Hindi mo babayad ka blind na sinabi lang na
kailangan mo to para mag-succeed ka. Para, paano? Or maraming reviews. Oo, paano, na... paano ka mag-succeed? Kasi parang, parang yung isa-isang talk na pinuntahan ko, na ang ine-expect ko sanang marinig since about freelancing ito is paano ka maging successful freelancer. Ano ba yun? Eh, puro rags to riches stories lang marinig. Kaya dati akong dukha ngayon sa pagkayaman. Alam, nagkakilala kami ni Madam. Ano? Nagkakilala kami ni Madam na invite ako as speaker. Tapos siya, nagbayad siya. Oo. Nagbayad siya para maging audience. Oo. Tapos first kasi time. Ang pangalan ni isang freelancer. Tapos first time ko ma-invite as speaker. So ako naman si Handa. So meron akong calling card. Meron akong, oh, meron pa akong handout sa kanila. Sabi, oh, yun. Tapos meron akong deck. Tapos nung ano na, di inano ko yung deck ko. Pagtingin ko dun sa mga iba, Diyos ko, ano, parang sub-stories, parang rags to riches. Sabi ko, ano, ganun pala dapat. Ganun yung mga narinig ko. Akala ko mali ako. Sabi ko, ano, ganun pala dapat mali yung deck ko. Sabi ko, ganun. Siya pa yung nahiya. Tapos, eh, kasi kaya ako nagpunta dun, although nag-work from home na ako, gusto kong kumawala under agency at magsarili as parang as an independent freelancer na on my own. So, gusto kong malaman kung paano mag-solo. Kasi nasa ilalim ako ng agent that time eh. Ay, nakuha ko. Oo. Wali. Hindi nga nalang sinabta, parang sila yung mama. Sabi na lang, tatakon ko kama, yaman ako ngayon. So, ayun pala. So, yung binayad ko, sobrang kinayang na kinayang ako. Sabi nga, may ondo. Or 500. Ano? Sabi ko, hindi kami nakapag-makdo. Wala man laki na kuha ko sa rari. Payong na makapag-smart. Ayun lang, may nakuha naman akong benefit. Kasi, nakilala si Nizza. Hindi. O, tsaka, hindi. Hindi, tsaka yung Union Bank, nakapag-sing day. Ay, yung yun mo. Tapos, nakakatawa pa dito. Yung event na yun, nag-invite sila ng mga start, yung ano, tapos yung mga smart, hihingan kami ng company ID. Hindi eh, freelancer nila, nga. Oo, hindi man lang nila alam. Yung mga company na ito. Hindi nila alam. Na freelancers ano, yung mga pupunta. So, di ba dapat? Parang pa lang sa communication pa lang. Oo. So, ako, share ko sa inyo, isa lang, wag, sabi nga ni ano, Lola Flora, wag mahihiyang magtanong kung may right pa nito. Huwag kayong mahihiyang magtanong. Magtanong. May karapatan kayo. Yes. Inasmuch na kini-scrutinize nila bago kayo bumili, you have the right to scrutinize bago kayo bumili. Nasa'yo yung magtanong ano eh. Kayo kung anong kayo background niya. Ikaw ang may power. Pag sinabi na nakaka-insulto sila, pag na-insulto sila, ibig sabihin hindi sila red trainer. Flag. Red flag. Kasi ang tunay na trainer, hindi na hindi ako nakita kung ano yung credentials at nila. At saka yung limitations niya. Correct. So, magtanong ako, kayo. Ano ako eh, meron akong part doon sa training na, yung first day ng training namin. Hihingin ko yung expectations nila. Tapos kapag pag may expectations sila na hindi ko kayang ituro, sasabihin ko sa kanila agad na hindi ko kayang ituro yan. Meron kang choice kung gusto mo mag-continue o hindi. So parang, magtanong kayo, magtanong. Hindi masamang magtanong. Especially lalo na kayo ang gagastos. Siyempre, kailangan alam ninyo kung saan mapupunta yung pera nyo eh. So, you have to get your money's worth. So, hindi kayo mababa and sila yung mataas. Hindi. Kayo ang mas may power mag-scrutinize sa kanila. Scrutinize. Huwag kayong, pag nakita nyo, ay, bibili about that ako ng debt. Pag-aralan nyo mabuti lahat. Sabi, oh my gosh, na LSS na naman ako na sa right net na yan. My right net, Balikat lang. Oh, pang mayaman. Sa'yo na mayaman. Balikat lang. Oh, yan. Ikaw naman na. Last one. Tapos yung paharap siya pa. Pang freelance. Very easy. So, yun. So, siguro, huwag kayong Temptation Island. Huwag kayong tanglan ng tubig. So, last word natin. Huwag kayong magpapaniwala sa meron kasi tayong nakita nun, di ba, yung parang for proof na nakakatulong ang course namin, ito yung link. Tapos may mga reviews. So, ang reviews kasi nadadaya yan eh. Nagbibigyan. So, kaya sabihin ko kay boss, ano, magdawa ka ng review.
Oo, wala kang choice. Diba? Sure, wala siyang choice. Sabi ko, wala kang choice, gawin mo ako ng review. So, gagawin mo ako ng review, may maniniwala na. Diba? So, nasa ano yan eh, nasa, nasa individual, at saka dun sa, kung paano rin makitungo yung trainer sa'yo, at saka sa tao. Kasi merong trainers na hindi nila pinapansin yung mga walang pera pang bayad. Mabait lang sila doon sa mga nagbayad. Tapos after noon, nung batch na yon, nalimutan na niya. Hindi na niya pinapansin. Oo. So, ano, wag kayo may, kasi remember, training is an individual experience. Individual ang experience, no? Means, okay, maniniwala sa reviews. Kasi pwede maganda sa review. Pero kayo yun eh, kayo yung pupunta, hindi naman yung nag-review. So, wag kayo magpapadala agad. Sa review. Take time may to scrutinize. May susunod na. Kasi ikaw, hindi ka na nakanood sa pakikilala ka na. Merong, nung ako, nagsimula akong umayon kay Nizza na kumukontrabulada sa mga ganyan. Merong mga nag-PPPM sa isang sayang. Isang tao na hindi nila alam nakakilala ko. Sino ba yung keme dong tuba na charap, yan? Charap na yan. Kudang keme-keme. O, susunod yan. Tapos na ako. Okay lang, I have again 20 years of learning and development behind me. Ang sinasabi ko, ako 'di ba, nagsabi ako noon na naglabas ako noon ng blog post about sa paid courses. Tapos ang daming nag-react. Merong pang point doon na pinagmumura na ako at parang gusto ko siyang murahin, sayang pa yung view na binigay ko, parang ganoon. So, bakit 'di ba? Kasi again, from the start, sinabi naman namin, wala kaming dinidevalue na course, wala kaming dinidevalue nasa na experience. Inyo. Ang sinasabi lang namin is, kung ano yung dapat ninyong hanapin bago kayo, before you spend your hard-earned money. Yun lang yun. No, kasi ito, kayo kayo lang naman na mag-decide. Siguro kung yung mga trainers, sport din, yes. Kasi kunin nila as a lesson na kunwari, ayoko nga kailangan yung mga training ko. If you're a professional trainer, or kung hindi ka man trainer, then you should take this aside na you should train to become a trainer. Kung professional ka talaga, take this as a lesson. Hindi naman namin ikaw pinapersonal. Kung ma-open ka dito, isa lang ibig sabihin. Red flag. Bawal na tayo mag-sulit. Sa'yo, tayo. Tayo dulot na maganda. So yun, again, wala kaming dinidipan. Wala. Episode ito puro sayaw. Oo, mga professional webcam models tayo. Okay. Yeah. So yun nga, wala kami tinitibari. Sinasabi lang namin is, you have to be very smart when buying your courses. Lalo na if you're starting from scratch. Kasi sayang yung pera. Importante yung pera. Okay? So yun lang po ngayong gabi. Meron pa ba tayong paalala? Salamat sa 30. O kasi gutom na rin po kami. 30 kanina. Umabot kami na 30, 26 na. Yung ngayon, 30 na yung highlight. Yay! Episode 12 na kami. So, try namin ulit magkita sa episode 22. Hindi, ano na natin? Tigta 10 episodes? O sa 20? Hindi, di ba ito tayo? 20 na natin para... Ayaw na niya may buhay. Gagalit ako lalabas daw si Lotus sa bagwa. Nagkawala. So, ano, sa episode 20, try namin ulit magkita. Magpapa-fans day kami. Charot! Hanap sa'yo na. Pasta, isa lang pupunta. Si Bong. Kaya sa choice, pinilit ko lang. Isa pupunta. Hindi, paano kung tayo nila sa Nicaragua naman siya? Oo. Excuse me po sa mga pupunta. Opo, totoo po yun. Bawal magalit. Oo, magalit. Bread lang. Because. Again, I have been doing this for 20 years. Yun nga, hindi naman natin pinilibalyo. Meron merong professional trainer. Wala kaming sinasabi ko na. Tsaka sabi lang namin. Kung natuto kayo, good for you. Ibig sabihin, sakto yung binayan nyo. Pero para lang doon sa mga... Para to sa mga bagong, walang ka-idea. Para lang maisalba natin sila doon sa mga horror stories. So kung ma-offend kayo, we're sorry if you're offended, but it says something. Pwede kayo mag-set ng meeting kahit harap-harapan. Yun pa rin yung sasabihin namin. Kasi wala naman kami pinapersonal na tao. So, wala. For the newbies lang, kung ano yung sa tingin namin, kailangan nilang hanapin. Ganun lang. Ayun lang. So, and even for the newbies, sa mga nakikinig to, kayo rin naman mag-decide if yung sinabi namin ay may value sa inyo. Kasi kung wala rin naman value sa inyo, hindi rin naman gagamitin yung sinabi namin. Let's share lang kami ng aming experience.
ang payat na yung Ma'am Rhea tingnan pagkasama si Boss. Yes. Sabi ko kasi, medyo nang malayo. Dapat alin, ang layo kasi niya eh. Nilalayoan niya. Bastos ka po. Para magkasama. Bastos ka. Kasusunod, yun dito ka na. Sasali ka sa amin po, dito ka sa amin. Hindi pa namin alam kung ano i-discuss namin next week. So mag-uusap-usap muna kami. Bumili ng shop tong yung asawa ni Kita. Matatawaan nun. Look. Shop tong talaga. Alam mo yung mga edad? Babay. Nakalimutan mag-babay. Ayun. Sige, salamat sa mga... We'll see you next week. Bye. Salamat po.